Isang nakalulugod na magandang umaga po sa ating lahat, maging sa ating mga panauhin, guro at kapwa kong mag-aaral. Ako po si Binibining Alea Gyalani Haji Salik na nagmula sa kursong Bachelor of Secondary Education, Major in English 1A. Narito ako ngayon sa inyong harapan upang layunin ang oportunidad na makapagbigay na isang talumpati na pinamagatang ang bagong sistema ng edukasyon sa kasalukuyang panahon ng pandemya. Anak, mag-aral ka ng mabuti para naman tayo ay makaahon. Mga katagang laging binibigkas na ating mga magulang sapagkat edukasyon nga raw ang solusyon sa kahirapan. Ngunit papaano natin ito matatamo kung mismo ang mundo natin ay hindi natin mabigyan ng solusyon na kung saan ay dulot nga ng pandemya. Nang nasimula ng pasukan ay may mga ilang bagay na nagbago sapagkat ating nakasanayan ang dating sistema ng pag-aaral. At dahil dito ay tila nag-iba na din ang ating galak nang muli tayong pumasok. Sabi nga nila, panibagong gising natin sa umaga ay tsak na may panibagong hamon na naman ang ating haharapin. Datapwat ay hindi natin maaaring itanggi ang mga masasayang alaala na ating nabuo nung nakaraang pasukan, na kung saan ay noon ay nakabubuo agad tayo ng mga bagong kaibigan na mismo natin itong nakakaharap. Ngunit nabago ito simula nung baguhin ang sistema ng pag-aaral, ang online class o online learnings. Subalit ay hindi rin natin may pagkakaila ang mga maaaring haraping problema ng bawat isa sa edukasyon, lalo na sa panahon ngayon ng pandemya. Hindi lamang ang mga estudyante ang nahihirapan, dahil maging ang mga magulang, guro, at iba pang eskribyente o kawani ng edukasyon ay nahihirapan. Napakahalaga na dapat ay bawat mag-aaral ay merong sapat na kasangkapan upang makasabay sa bagong sistema ng edukasyon. Nakasama na dito ang sapat na internet. At dahil dito ay maraming kabataan o estudyante ang hindi nakakasabay sa dalot ng online class. Dahil nga sa mga dahilan na yung iba ay walang gadgets, walang signal, nasa liblib na lugar, walang internet at higit sa lahat, walang sapat na pera na gagamitin sa pangluload upang makasabay lamang sa klase. Kaya ang iba ay napipilitang huminto na muna sa pag-aaral dahil daw umano sa kawalan ng mga kagamitan sa online class. Ngunit lagi nating tatandaan na mas marami ang paraan kaysa sa dahilan. Kung gusto mong makapagtapos, ay gumawa ka ng maganda at mabuting paraan. Dahil mga kapwa kong mag-aaral, makakapagtapos pa rin tayo sa kabila ng banta ng pandemya. Oo, hindi nito gaya mga karanasan natin sa edukasyon bago dumating ang pandemya. Ngunit, maituturing pa rin natin itong masasayang alaala na tiyak na madadala natin habang buhay. Sa kabila ng lahat ng nararanasan natin sa banta ng pandemya, ay marami pa rin ang mga mag-aaral o estudyante na patuloy to pa rin ang kani-kanilang nais na maging. Lalo na ang pangarap ng bawat isa na maibalik na ang dating sistema ng mundo at ng edukasyon, pisikal na pag-aaral. Dahil ang kahalagahan ng edukasyon sa bawat tao ay maituturing na napaka-importanting bagay sa lahat, maging online man ito o pisikal. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli, ako po si Binibining Alea Gyalani Haji Salik.